Good evening po sa inyo dyan sa Baguio. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Ako po si Silver. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia, partikular sa ating programa, ang Kawikaan o ang Proverbs. Sa gabing ito, pang episode 28 na po tayo at nasa Proverbs 27 na. Last week, nabasa natin ang karagdagan pang mga kawikaan ni Solomon. Samahan niyo muli ako ngayong gabing ito at basahin natin ang chapter 27. Tara, let's go! Huwag mong ipag-ibang ang gawain mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba sa iyo ay pumuri. Ang buhangin at bato ay mabigat, pero mas mabigat na problema ang idudulot ng taong hangal. Mapanganib ang taong galit, ngunit ang taong siloso ay higit na mapanganib. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog, ngunit ang taong gutom, kahit pagkaing mapait, ay matamis para sa kanya. Ang taong lumayas sa kanyang bahay ay parang ibong lumayas sa kanyang pugad. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kaysa sa malayong kapatid. Anak, magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya at para may maisagot ako sa nagpapahiya sa akin. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib, ngunit ang taong hangal ay sumusuong sa panganib, kaya siya ay napapahamak. Tiyakin mong makakuha ng garantiya sa sinumang nangakong managot sa utang ng hindi mo kilala upang matiyak mong mababayaran ka. Kapag ginambala mo nang pasigaw na pagbati ang iyong kaibigan sa umaga, ituturing niya itong sumpa sa kanya. Ang asawang bungangera ay parang tumutulong bubungan sa panahon ng tag-ulan. Hindi siya mapatigil tulad ng hanging hindi mapigilan o kaya ng langis na hindi mahawakan. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka ng bunga nito. Ganon din, kapag amo mo'y iyong pinagmamalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Kung paano ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ang kapahamakan at kamatayan ay walang kasiyahan. Gayun din ang hangarin ng tao. Pilak at ginto sa apoy sinusubok. Ang tao naman ay nasusubok sa pamamagitan ng papuring kanyang natatanggap. Tatarin mo man ng parusa ang taong hangal, ang kahangalan niya ay hindi mo pa rin maialis sa kanya. Mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan, sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mamamalagi magpakailanman. Putulin ang mga damo at habang inihintay ang muling pagtubo nito, putulin din ang mga damo sa kabundukan upang may pagkain ang iyong kawan. Mula sa balahibo ng mga tupa ay makakagawa ka ng kasuotan at maipagbibili mo ang mga iba mong mga kambing upang may pambili ka ng kabugiran. Mula sa mga kambing, makakakuha ka ng maraming gatas na sapat na pangangailangan ng iyong pamilya at mga babaeng utusan. Ayan, isang chapter na naman po ang ating natapos sa gabing ito. Apat na chapters na lang matatapos na po natin ang buong kawikaan o proverb.
Gusto ko lang pong i-point out ang mga aral na dapat ating tandaan at alalahanin sa ating binasa ngayon. Mula po sa Kabanata 25, ay nagsimula ng isang serye ng matatalinong kasabihan na naiuugnay kay Solomon, na tinipon ng mga tauhan ni Haring Hezekias, mga payo na nagbibigay ng kahalagaan at direktang nagtutukoy sa truthful and tactful communication at ang value ng good stewardship. Ang listahan ito ay nagpapatuloy hanggang sa Kabanata 29 o 29. Sa ating binasa ngayon, nagsimula ang kabanata sa isang babala tungkol sa mga kawalan ng katiyakan ng buhay. Karamihan sa kabanatang ito ay nagpupuri sa mga kabutihan ng pagpaplano para sa hinaharap. Gayunpaman, doon sa unang mga bersikulo, sinabi doon na huwag ipagmalaki ang isang bagay na hindi pa nagagawa. It's unwise to brag about something that has not yet been accomplished. Tinukoy din dito ang pagmamataas. Ang pagmamataas ng anumang uri ay mapanganib. Arrogance of any kind is always risky and dangerous. Binanggit din ni Haring Solomon kung gaano kahirap tiisin ang mga pag-atake ng mga hangal at makulit na mga tao. At sa kabilang dako naman, sinabi na ang tunay na pagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsasabi ng katotohanan. Ang mga iba pang mga payo ay tungkol sa pagkakaroon ng sensitivity sa pag-iwas sa panganib, pagpapanatili ng mabuting reputasyon, ang pagpapaalala of the misery of a nagging wife na parang ulan na tumutulo sa bubungan, and the frustrating way foolish people seem to cling on to their mistakes or errors na hindi dapat tularan. Kaya huwag tayong maging mamam. Itinampok sa huling bahagi ng kabanatang ito ang halaga ng mabuting pangangasiwa o good stewardship. Nabasa natin na inihalin tulad ang pagiging good steward sa isang masipag na magsasaka na mahusay na mag-alaga sa kanyang kawan. Ginagawa ang kanyang lahat ng makakaya upang matiyak ang isang masaganang kinabukasan. Walang sablay na ang isang tamad o irresponsableng tao ay mapag-iiwanan at hindi matutustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito ang ating tandaan, mga kapatid. Kung ngayon marami kang pag-aari, ang kasalukuyan mong kayamanan ay hindi ginagarantihan ng iyong yaman bukas. Maaring mawala ang kayamanan sa anumang oras o panahon, kaya it's wise to plan ahead. Merong kasabihang, failing to plan is planning to fail. Making an effort to plan are more likely to lead to success. This applies to any area in your life. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung nais nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po ng Cool FM. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, ng karunungan, at ng pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all!